Magandang araw! Halina't ating subaybayan isang seryeng pang-akademiko ang online MP4. Halina't manood, matuto online sa asignaturang Pilipino. Ikatlong linggo sa ikatlong markahan. Magandang araw mga mag-aaral! Kumusta kayo? So ngayon, meron tayong bagong aralin sa araw na ito. At syempre, kung mapapansin ninyo, ano ang meron ako sa araw na ito? Okay, so makikita ninyo na meron akong ginagamit na mikropono o tinatawag nating mictinig sa Tagalog. So alam nyo ba na ito ay may malaking kaugnayan sa ating aralin sa araw na ito? So bago natin talakayin ang ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng balik-aral. So ano yung tinalakay natin noong ikalawang linggo? Okay, so ito ay... O, titingnan natin kung ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang linggo. So, magkakaroon tayo ng balik-aral. So, meron akong inihandang tatlong tanong at inyong sasagutin. So, unang tanong. Ito ay isang kwento na nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ito ay... Tama, ito ay anekdota. Pangalawang tanong. Ang Mula Nasreddin ay isang anekdotang mula sa bansang Persia na ngayon ay bansang... Okay, so ito ay bansang Iran. Pangatlong tanong. Itinuturing na pinakamasining, pinakataniyag at pinakatampok sa pagpapahayag. Ito rin ang sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagmula ang alamat, epiko at kwentong bayan. Ano ito? Ito ay? Okay, so ito ay pagsasalaysay. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, maglaro muna tayo. Alam niyo ba ang larong 4 pick 1 word? Aalamin ninyo ano ang tinutukoy ng mga larawang ito na may malaking kaugnayan sa ating tatalakayin. O, tingnan ang nasa larawan. Ano ang tinutukoy ng mga ito? Meron din ako ibibigay sa inyong clue at siguradong kuhang-kuha ninyo ang tamang sagot. Ano kaya ang sagot? Ito ay? Magaling! Ito ay talumpati. Dahil nakuha ninyo ang paksang aralin sa araw na ito, alamin muna natin ano nga ba ang kahulugan ng sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na nasa anyong tuluyan. Ipinahahayag ang sariling kaisipan, kuro-kuro, saloobin at damdamin na kapupulutan ng aral at aliw ng mambabasa. Ayon kay Alejandro G. Abadilla, isang makata, isang sanaysayista at isang kwentista. Ito'y pagsasalaysay ng isang sanay. Ito'y tinatawag na essay sa wikang Pranses na nangangahulugan o tumutukoy sa isang pagtatangka, isang pagtuklas at isang pagsubok sa anyo ng pagsulat. Naman ang talumpati. Ang talumpati ay isang halimbawa ng sanaysay. Ito ay isang sining na pasalitang pagpapahayag na tumatalakay sa napapanahong issue o paksan ang layunin ay bigkasin sa harap ng entablado o sa harap ng madla na handang makinig. So meron itong tatlong uri. Una, talumpating walang paghahanda. Tinatawag itong talumpating impromptu o daglian. Ito ay talumpating binibigyan lamang ng maiksing oras ang tagapagsalita upang makapaglahad ng kanyang ideya. Pangalawa, talumpating pabasa. Ito ay pinaghahandaan, sinusulat at binabasa ng nagtatalumpati. Binibigyan ng sapat na oras upang makapaghanda ang tagapagsalita. Pangatlo, talumpating pasaulo. Ito ay talumpating sinulat pero binibigkas sa harap ng publiko ay nakasaulo na o kanyang minimorya na. So nagkakaroon ito ng oras para paghandaan ng tagapagsalita at minsan ay nagkakaroon pa siya ng pag-iensayo bago humarap sa madla.
Tignan ang nasa larawan. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang nilalaman. Kapag kinausap mo ang tao sa wikang kanyang naiintindihan, mapupunta ito sa kanyang ulo. Kapag kinausap mo siya sa wikang ginagamit niya, mapupunta ito sa kanyang puso. Ito ay mula kay Nelson Mandela. Sino nga ba si Nelson Mandela? At bakit ganito kalaki ang respeto sa kanya ng mga taga South Africa? Si Nelson Mandela o Nelson Rolihlahla Mandela ay isinilang noong Hulyo 18, 1918. Nagtrabaho siya bilang isang security guard at isang real estate agent. Nagsumikap siya at nagtapos na abogas siya. Siya ang kauna-unahang black president ng South Africa. Nanungkulan bilang pangulo mula 1994 hanggang 1999. Tinagurian siyang Uniting Force of South Africa at naging Father Nation din. Dahil sa kanya, nawala ang diskriminasyon sa South Africa. Siya ay pumanaw sa edad na 95 years old. Ngayon naman, ay hayaan ninyong pakinggan ang isang talumpati mula sa South Africa ni Nelson Mandela, Bayani ng Africa. So ito ay bibigkasin ni Win Colleen Haspio mula sa Pangkat Charity. Pakinggan natin ang talumpati ni Nelson Mandela. Nelson Mandela, Bayani ng Africa, isinalin sa Filipino ni Roselyn T. Salom. Sa mga kapitapitagan, kataas-taasan, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon, lahat tayong naririto ay pagkalooban nawa ng pagpapala at pag-asa sa kasisilang nakalayaan. Gayun din naman sa mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo. Mula sa mga karanasan ng di pangkaraniwang kapahamakan ng tao na namayani ng matagal, isisilang ang lipunang ipagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Afrika ay kailangan magbunga ng tunay na mamamayan nito na magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan sa katarungan, magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa, at magtutustos sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili at mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlangan sabihin na ang bawat isa sa atin ay kasinlapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag ng puno ng Hakandra, sa Pretoria, at sa mga puno ng Mimosa. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadamhin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pansariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Tayo ay kumilos ng may kaligayahan at kagalakan sa paglunti ng kapaligiran at pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang espiritual at pisikal na kaisahan na ating ibinabahagi sa lupaing ito ay nagpapaliwanag sa lalim ng sakit na daladala ng ating mga puso sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban sa batas, at paghihiwalay ng mga tao sa mundo. Ito ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at pagkakaroon ng nasismo. Tayo, ang mga mamamayan ng Timog Afrika, ay nakadama ng kapayakan na ibinalik sa sangkatauhan ang pagkakaibigan. Tayo, ang mga mamamayan ng Timog Afrika, ay nakadama ng kapayakan nang ibinalik sa sangkatauhan ang pagkakaibigan. Tayo na pinagkaita ng batas, kamakailan lang ay binigyan ng bihirang pribilehiyong mamamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinagpipitaganang panauhin sa pagparito upang angkinin kasama ang mamamayan ng aming bansa ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan, sa dignidad. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin.
sa pagharap sa mga pagsubok, sa pagbuo ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, walang diskriminasyon sa lahi at demokrasya. Malugod namin tinatanggap ang tungkulin na ang aming mamamayan at ang kanilang kalayaang politikal, pananampalataya, kababaihan, kabataan, negosyo, tradisyonal at mga pinuno na isagawa ang konklusyong ito, hindi mawawala riyan ang aking second deputy president, ang kagalang-galang na F.W. de Klerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumubuo sa hukmong pangseguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang ating unang malayang eleksyon at ang transition sa demokrasya mula sa okbong uhaw sa dugo na nag-aalangan pa ring makakita ng liwanag. Ang panahon ng paghilom ng sugat ay naririto na. Sa wakas ay naabot na natin ang emansipasyon sa politika. Tayong palayain ang ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian at iba pang diskriminasyon. Nagtagumpay tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalaga natin ang ating sarili sa pagbuo ng kompleto, makatarungan at panghabang buhay na kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyong-milyong mamamayan. Bumasok tayo sa kasunduan na buo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ng Timog Afrika, itim man o puti, maglalakad ng walang takot sa kanilang mga puso. Tiyak ang kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad, isang bansa may kapayapaang pansarili at pambansa. Bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa, ang bagong interim government of national unity ay sa panahon ng biglaang pangangailangan, bibigyang pansin ang isyu ng amnestiya ng mga taong kasalukuyang nakakulong. Inaalay namin ang araw na ito sa lahat ng mga bayani ng bansang ito at sa iba pang bahagi ng mundo. Nagsakripisyo at sinuko ang kanilang mga buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan. Kalayaan ang kanilang handog. Tayo ay magpakumbaba at pagmamalaki sa karangalan at pribilehiyo na ikaw, mamamayan ng Timog Afrika, ay ginagawad sa atin bilang unang pangulo ng nagkakaisa, malaya, walang diskriminasyon ng lahi at pamahalaang naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nauunawaan naming walang madaling paraan para sa kalayaan. Batid naming kung nag-iisa ay hindi maaabot ang tagumpay. Kailangan nating kumilos ng sama-sama bilang nagkakaisang mamamayan para sa pambansang pagkakasundo-sundo, para sa pambansang pagkakabuo-buo, para sa pagsilang ng bagong mundo. Magkaroon nawa ng katarungan para sa lahat. Magkaroon nawa ng kapayapaan para sa lahat. Magkaroon nawa ng hanap buhay, tinapay, tubig, at asin para sa lahat. Malaman nawa ng bawat isa na ang katawan, ang isip, at ang kaluluwa ay dapat lumayo upang bigyang kasiyahan ang kanilang mga sarili. Hinding-hindi na muling makakaranas ang magandang lupain ito ng kawalang katarungan at sakripisyo sa kawalang dignidad at kahalagahan ng pagiging katutubo sa mundo. Maghari nawa ang kalayaan. Pagpalain ka ng Diyos, Africa. Salamat. Tapos ninyong marinig ang talumpati ni Nelson Mandela, ang bayani ng South Africa. Hayaan ninyong basahin ko ang inyong mga sasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Paglinang ng talasalitaan, analohiya. Ibigay ang hinihinging katumbas na salita ng sumusunod mula sa talumpating binasa. Piliin ito sa kasunod na kahon. Ibigay ang ugnayan sa isa't isa upang mabigyang linaw kung bakit ito ang iyong naging sagot. Okay, ito yung nakalagay sa kahon. Hayaan ninyo basahin ko.
kagubatan, karagatan, katawan, prutas, silidaklatan, at tinapay. Unang tanong, bulaklak, hardin, aklat. Berde, kapaligiran, asul, puwang. Espiritual, kaluluwa, pisikal, puwang. Pang-apat, puso, katawan, puwang, puno. Panlima, puwang, gutom, tubig, uhaw. Pangalawa, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sa antas ng iyong pag-unawa, sagutin ang mga gabay na tanong. Bigyang kahulugan ang tinutukoy na kalayaan ni Nelson Mandela sa kanyang talumpati. Gaano ito kahalaga sa isang tao, isang lahi, at sa isang bansa? Pangalawang tanong, batay sa talumpati, ilarawan ang kalagayan ng mga taga-Timog Afrika. Pangatlo, anong mga katangian ni Nelson Mandela ang masasalamin sa kanyang talumpati? Ganito rin ba ang katangiang taglay ng mga namumuno sa ating bansa? Maglahat ng mga pangyayaring nagpapatunay nito. Pang-apat, kung ikaw ay isa sa mga mamamayan ng Timog Afrika, ano ang iyong magiging damdamin sa talumpati ni Nelson Mandela? Panlima, sa ano-anong sitwasyon maituturing na hindi malaya ang isang tao, lahi o bansa? Pang-anim, bilang isang kabataan, paano ka magiging susi sa pinapangarap na kapayapaan? Mga gawain pa pagkatuto para sa ikatlong linggo. Gawain isa, basahin at suriin ang isang halimbawa ng talumpati. Isulat ang titik ng pinakaangkop na sagot sa bawat tanong, sapat lang bago ang bilang. Ang mga mamamayan ay maaaring mabuhay sa gitna ng karangyaan. Ang ilan sa mga anak nila ay lumalaki sa layaw at kasaganaan at ang kanilang pag-iisip ay nahuhulog sa ugaling walang minamahalaga. Kundi ang mga bagay na panlipunan, mga kasayahan, libangan at iba pang mararangyang hilig ng katawan. Anupat nangahihirati sa isang kabuhayang walang halaga, di maibigan sa paggawa at salat sa damdaming makatao. Ang mga anak nilang lalaki't babae, napapakain ng mabuti, napararamtan ng magara, napag-aaral ng magaling. Laksa-laksa sa kanila ang nagsisipag-aral ng lalong mataas na karunungan. Mula sa halaw ng talumpati ni Manuel L. Quezon. Unang tanong, ano ang paksa ng binasang bahagi ng talumpati ni Manuel L. Quezon? A. Buhay sa karangyaan. B. Pagiging maluho. C. Pera at edukasyon. D. Pagkakaroon ng mataas na karunungan. Pangalawang tanong, ano pa't nangahihirati sa isang kabuhayang walang halaga? Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Hilig. B. Luho. C. Nakasanayan. D. Palagi. Pangatlong tanong, ang talumpati ay may iba't ibang layunin. Depende sa kagustuhan ng tagapagsalita. Ang mga layuning ito ay maaaring maging A. Nanghihikayat. B. Nagkakaloob ng gantimpala. C. Nagpapakilala. D. Lahat ng nabanggit. Pang-apat, batay sa binasang talumpati, ano ang ibig ipakahulugan ng salitang lumaki sa layaw? A. Maluho. B. Lahat ng gusto ay ibinibigay. C. Pera ang mahalaga. D. A at B. Panlima, isang uri ng panitika na nasaan yung tuluyan na ipinahahayag ang sariling kaisipan, kuro-kuro, saloobin at damdamin na kapupulutan ng aral. Ano ito? A. Anekdota. B. Maikling kwento. C. Sanaysay. D. Talumpati. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Paglalahad ng saloobin.
Naniniwala si Pangulong Manuel L. Quezon na ang mga batang lalaki't babae makapagtatamo ng mataas na karunungan. Mapatutunayan mo ba ito sa iyong sarili? Ilahad ang iyong sagot. So mga bata, dito nagtatapos ang ating araling ang talumpati para sa ikatlong linggo. Pero bago tayo magtapos, meron akong isang babasahin na talagang gustong-gusto ko itong kasabihan mula kay Nelson Mandela. Babasahin ko muna. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. So sabi nga ay, ang edukasyon ang pinakamakapangyarihang kasangkapan upang mabago natin ang mundo. So sana ay nakatulong sa inyo ang visual lesson na ito para sa inyong pagsasagot. So magandang araw at nawa ay meron kayong natutunan mula sa akin. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.